Lumapit sa atin ang ginang na bagong panganak pa lang. Pinagpalit daw agad siya ni Mister sa kanilang border. Makausap natin si Ma'am Cherry de Guzman. Miss Cherry, magandang tanghali po, madam. No, sir. Kapapanganak niyo pa lamang po, Ma'am Cherry. Yes, sir. Mag-3 months pa lang po. Oh, man. Okay, and ipinagpalit kayo ni Chairman sa inyong border? I mean, sorry. Hindi ni Mister, kasi Chairman yung topic kanina. Ipinagpalit po, sorry, ma'am. Ipinagpalit po kayo ni Mister sa inyong border? Opo. Okay. Bali, okay po kami. Na-lockdown siya. Ngayon, sabi niya sa akin, hindi siya makaka-uwi. Paano naman ako, sabi ko, ipapasundo na lang kita kila Papa. Kasi hirap ako, nasasarian kasi ako, sir, hindi ako makaalaga ng 3 kong anak na sa amin, na sa akin yung mga anak ko. Ngayon, ayaw niyang pumunta dito. And then, ang dami niyang sinasabi, lahat na ng sintomas ng COVID nasa kanya na. Ako naman, naawa ako. Kaya ako nagpapadala sa kanya ng pera. Lagi ako nagpapadala kahit kakapanganak ko. Gusto ko lang siya na gumaling para pumunta lang dito. Wala po. Ayaw niya pong umuwi. Yun pala, doon na pala nag-start lahat. Kaya naman pala sinabi sa akin nung kaibigan ko, Che, huwag kang mabibigla kasi yung asawa mo, may babae siya, yung borders niyo. Lagi niyang nilalagyan ng kahit ang dami-daming kiss mark din sa katawan. Doon ako na siya, kakakanak ko lang. Okay kami. Okay kami, nag-video call kami, tumatawag po siya sa akin, idol. Pero ganun, hindi ko kasi expect. Okay. Sandila po, mama. Mr. Alexis de Guzman. Ito yung Mr. ni Cherry. Sir Alexis, magandang tanghali po, sir. Sir Alexis. Mr. de Guzman? Mr. de Guzman? Hello po, sir. Okay. Sir, sa kabilang linya si Mrs. Alam niyo na hindi lang kung ba't kami napatawag sa inyo. Ano po? Hello, sir? Nasaan po kayo ngayon, sir? Mr. de Guzman? Nandito po sa amin, sir. Kasama pa si Mrs. ngayon or nasa kabit mo ikaw? Wala pa ako, sir. Wala pa ako sa kabit ko. Wala pa akong kabit, sir. Sino itong border na naging karelasyon mo, sir? Hindi po, sir. Borders po ng lola ko yun, pero wala kaming borders. Ano po yun, sir? Balin, siyempre po, nagbahilig po ako mag-uminom, nag-iinom po sila, siyempre nagkakayayaan lang po, ganun. So, naging kainuman mo yung border mo na babae? Opo, sir. Ba't ka may pag-inuman sa border mo? Siyempre po, sir, may bisyo rin po ako. Kunting okay. Wish lang po, alak lang po. Alright. Pero di ba alam mo, lockdown ngayon, merong liquor ban. So bakit ka nagpag-inuman? Bawal ang alak sa panahon ngayon? Noon po yun, sir, lockdown po talaga, bawal po. Kaya nga. Siyempre, nakakamiss rin po uminom, sir, siyempre. Nakakamiss uminom? Hindi. Opo, sir, nakakamiss po. Kaso gusto ko lang po talaga uminom. Abay. Alak. Pero alam mo na bawal uminom. Kaya lang, kailangan mo makipag-inuman sa iyong border. Sa dinami-daming barkada mo na pwede mong kainuman, babae po talagang border na nagkakainuman. Hindi, sir. Borders po namin yun, sir. Nagkakayaan lang po. Tapos, siyempre, nag-inom rin. Okay, bakit sinasabi mo kay Mrs. palagi lahat ng karamdaman, simptomas ng COVID-19 nasa iyo na, kaya padalan-padalan naman itong pobre sa'yo, yun pala, wala ka naman talagang COVID. Hindi po, sir. Opo, naramdaman ko po yun, sir. Nagpadala siya. Bago rin po ako nagpadala sa kanya, yun po yun Okay. Ma'am Cherry Grace. Hello, sir. Anong ebidensya meron kayo na karelasyon niya po yung border ninyo? Marami pong nakakakita sa kanila po. Lagi pong pumunta yung asawa ko dun sa may apartment nung babae, nung una. Okay. May kakilala po ako. Willing po siyang magsalita. Kasi lahat po ng mga kaibigan ko na nakakakita sa kanila dun, naawa sila sa akin kasi lagi nilang nakikita yung asawa kong pumunta dun. Nag-e-effort pa talagang pumunta dun. Hindi niya naiisip, nakakapanganak ko pa lang. Hindi pa niya nakita yung anak, yung bunso. Tapos ganyan yung gagawin niya sa akin. Mr. Alexis, nasa akin po lahat yung gusto mong kausapin si Mrs. dahil kapag hindi ka nagkasundo, ikukorte na lang natin to at kakasuhan ka ni Mrs. at tutulungan ko na rin siya. Hindi po, sir. Sir. Hindi, sir. Usap kayo, sir. Usap kayo ni Mrs. Nag-uusap po kami, sir. Hindi, ngayon, kausapin mo siya. Nag-text po ako sa kanya. Hindi, sir. Kausapin mo siya ngayon. Kausapin mo siya ngayon, sir. Nagmamakawa pa ako sa kanya, sir.
na ganito po, ganyan, sabi ko sa kanya. Tapos, lahat ng text ko sa kanya, minamayday niya, pinapost niya, parang tumatawa siya na parang wala nang pakalam sa akin. Parang gustong-gusto niya talagang mapahiya, sir, eh. Gagawa-gawa ka kasi ng mga mali, hindi mo naman kayang anwin. Ngayon ako yung dinidiin-diin mo. Ano yung feeling mo na mararamdaman ko? Oo, nagsusorry ka sa akin one day. That day, gusto mo mapatawad kita sa lahat. Pang-apat na babae mo na yan, ha? Mas worse ngayon kasi sinasabi sa akin ng babae lahat. Nag-chat sa akin yung babae mo, sinasend niya sa akin lahat. Okay. Tawag ka ng attorney para magkaroon informasyon itong dalawa. Kung ano yung mga karapatan nila. At saka, Sir Pitulfo, since January hanggang ngayon. Ano po? Since January po hanggang ngayon. So ma'am. Na po yung nanay niya ng... So ma'am, the fact na nag-sorry siya sa inyo, meaning, umaamin siya doon sa mga bintang mo sa kanya na siya yung babae. Sir, alam mo no, sabi niya sa akin, wala akong aaminin kasi alam mo naman na lahat. Sabihin niya sa akin. Okay. Hindi niya man lang naisip yung side ko na kung may hirap ako o ano. Pinapakita ko lang sa mga magulang at kapatid ko na mas pero deep inside down na down talaga ako. Ma'am, yung mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo na nakakita na meron siyang karelasyon na iba, willing ba mag-testify yun sa korte? Yes, sir. Willing sila. Okay. Sir Alexis. Ano po, sir? Paano yan? Magtitistigo ra po yung mga nakakita sa inyo na mga kaibigan ni ma'am. Sige po sir, magdidistido sila. Kaso yun po yung dating na videos noon, talagang sa sobrang pahiya niya sa amin, pahiya niyo sa babae noon, talagang nag-sorry lang po ako noon, sobrang lasing ako. Pumunta ako doon sa boarding niya sir. Talagang nag-sorry ako sa kanya, pero nakatulog talaga ako doon sir, talaga. Sir, yun lang po sir. Ilang buwan ka na dyan sa kinaroonan mo? Saan sir? Sa trabaho po. Hindi, ngayon po sir, di ba wala ka kay Mrs. since March? Hindi po, January po siya nung umuwi na ata eh. Hindi, magkasama po kayo ngayon ni Mrs.? Hindi po sir, di po kami magkasama ni Kerry. Kasi umuwi po sa kanya, nakalib po siya noon. Dami pa yung babae yung damit nung asawa ko. Ang dami niyang pinupost sa Facebook. Sumasayaw nung babae, nagti-TikTok siya, gamit niya lahat yung damit ng asawa ko. Ano yung isipin mo na mararamdaman ko, ha? Oh, sir. Ayan, sir. Nakaka-stress nga naman yan, nakaka-depress. Yung bang may kita ni misis mo, kapapanganak lang niya, may nagsusuot ng damit niya at nagti-TikTok pa ng asawa. Hindi, sir. Ganto po yan, sir. Gustong gusto ko po umuwi noon kasi alam nila may sintomas pa ako ng COVID. Hindi, explain mo sa akin kung bakit sinusuot ng babae. Sir, wag kang lumisa sa usapan. Pakisagot lang po yung tanong ni Mrs. na bakit merong babae sumusuot ng damit niya at nagtitiktok. Hindi ba, sir, damit po ng asawa ko, sir. Sorry. Bakit nga yung babae suot-suot yung damit mo at nagtitiktok pa? Kung wala kayong relasyon. Arbor niya, inarbor niya. Siyempre, tropa po. Ano po? Arbor niya lang po, inaram niya. Tropa? Sandali lang, sir. Wait a minute. Sir, ako rin, meron ako mga katropang babae, mga kaibigan babae, pero never kong pinasusot ang damit ko sa mga babaeng yon. Ayun na nga po yung sinabi ko sa kanya yung babae, sir, yung tropa ko. Huwag mong isuot yan, sabi ko. Ah, hindi. Kaya sinuot ng katropa mo yun dahil pinasuot mo. Kaya mo pinasuot sapagkat meron kayong relasyon. Sir, makinig kayo, sir. Ma'am, makinig kayo. Nasa linya telepono si Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett. Yes, sir. May laban pa sa korte na wala nga mga hard evidence itong si Mrs. pero may mga kaibigan siya na magtitestify daw willing sa court na itong kanilang, na itong mister niya, ay merong kalaguyo. Will it stand in court? Base yes, sa mga statement ng mga kaibigan? Yes, sir. Tandaan po na prosecute a client or to prove beyond reasonable. Hindi po natin necessary kailangan na as long po as may circumstantial evidence po, parang yung mga testigo nga kaibigan at complainant, na magkakaroon po ng isang continuous pain na clearly natin na may kalaguyo nga itong si Mr. Okay. Successful kaso natin. Okay, circumstantial evidence. Okay, now, ito pong si kalaguyo na dinidinay niya, suot-suot yung damit nitong si Mr. at sumasayaw. Pwede bang gamitin circumstantial evidence yan?
Yes, sir. Pwedeng-pwede. Makikita natin na hindi mo naman papahiramin yung sa isang babae, lalo na kung may asawa ka na, kapag hindi kayo sobrang close. Actually, okay. Very na po yan. Bakit pumayag yung dalawang party na maghiraman sila ng damit? Ayun. Salamat, Attorney Garrett. Thank no you. No problem. Yan, nakikinig ka, Sir Alexis? Sige po, sir. Sige circumstantial evidence yun, yung pagsuot ni girl, kung sino man yun, nang damit mo at nagti-TikTok pa, circumstantial evidence yun na pwedeng gamitin sa korte, plus yung mga statement ng mga kaibigan ni ma'am na magte-testify against you, nakuswak na swak ka dito, sir. Meron kang panghuling gustong sabihin kay Mrs.? Go ahead, sir. I'll give you 1 minute. Sir, pero yung sabi, naano ko lang po sa kanya, sir, nag-sorry talaga ako sa kanya noon. Parang nagmamakaawa ako sa kanya. Diba, nung nag-sorry ka sa akin, sinabi ko, umuwi ka na dito, mag-resign ka na. That day, please, sabi ko, kung gusto mo maayos yung pamilya mo, sabi ko sa'yo, wala. Ganun pa din. Yung sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, huwag kang maniwala, ma'am. Alam mo, isa lang yung bag ng babae, tsaka yung asawa mo. Sinasabi nila sa akin, ano yung isipin ko, binibigyan na kita ng chance. Ganun pa din yung nilawa mo. Then one time sinabi sa akin ng stepmom mo, galing ay dyan sa bahay nyo, sa bahay natin. Okay. Na lasing kayo, okay. At di ko alam kung sino yung naghatid sa kanya. Ma'am, bago tayo maubusan ng oras. Ma'am, ano gusto niyo pong mangyari dito, Ma'am Cherry? Ma'am, sir, gusto ko sana makulong yung asawa ko, sir. Makulong? Ibig sabihin kasuat. Okay, yes, sir. Sir, makulong. Kasi nisustento kasi wala, sir. Wala, nako wala po. O nga, ikaw pa palang susustento. Ano? Ikaw nagbibigay ng pera sa kanya noon nung habang yes, siya ay nagpapakasasa doon sa kanyang border, sa inyong border. Ah, sir, gusto ko ipakulong ni Mrs. Meron kang gusto sabihin doon sa kanyang binitiyong salita? Sir? Pakukulong ka raw ni Mrs. Yun daw ang gusto niya mangyari. Wala pa akong magagawa, sir, kung yun yung gusto niya eh. Okay. Sige. Ma'am Cherry, kukontakin po kayo ng mga reporter namin para samahan na po kayo sa korte mag-file ng kaso laban dito kay Mr. Yes, De Guzman. Yes, sir. Okay. Yes. May gustong sabihin kay Mr. De Guzman? Last word po? Wala, sir. Wala. Okay. Mr. Alexis, ready? Sa kanya, sir. Tapos ganun lang gagawin sa akin. Sige, sir. Meron kang gusto sabihin? Sandali. Ma'am, excuse me. Sir, gusto mong humirit? Go ahead. Sige. Sige, sir, magsalita kayo. Di po, sir. Sobrang nagmamakaawa po sa kanya, sir. Sige, sir. Subukan mo ngayon. Nagkikinig po siya, sir. Go ahead po. Go ahead, sir. Nagmamakaawa po sa kanya talagang lahat ng text ko po sa kanya, tawag niya. Para yung tawag po sa kanya, gusto ko kausapin yung mga anak ko, parang wala po. Pero gusto ko siyang kausapin. Wala talaga, sir. Gustong-gusto niya akong wala lang. Ewan ko kung ano yung naiisip niya eh. Ito na nga yung pagkakataon, sir eh. Paano ba naman hindi kanya kakausapin? Eh, nakakita siya ng hindi maganda yung damit, suot-suot ng isang babae na nagti-TikTok pa. Ah, diba? Sino matutuwa niyan? Eh, siyempre, kahit sino babae, hindi ka kausapin sa asar. Kau naman, sir. Diba? So, sobrang, ano ko na, sir, napapahiya na ako sa kanya eh. Sir, balik na rin natin mundo. Ano maging reaction mo kung halimbawa merong isang lalaki dyan na kapitbahay po ninyo, suot-suot nung lalaking yun, ang damit ni Mrs. Or si Mrs. suot-suot yung damit nung lalaking yun, ang kapitbahay nyo? Siyempre po, sir, masakit talaga. Oo. Oh. Lalo pa ito, kapapanganak lang. Alam mo ba yung sinasabi yung postpartum? Naintindihan mo yun? Naintindihan mo yung sinasabi nilang postpartum? Usually mga babaeng kapapanganak lang, nagkakaroon ng samot-saring problema. Especially sir, emotionally. Sa kanya, sir. Nagmamakaawa ko sa kanya. Binaliwala niya, sir. Tapos sabihin niya, hindi ko nakapagpadala. Eh, lockdown po nun, sir. Gusto niya mag-miscarte ako. Saan pa ako didiscarte? Umutang pa ako sa mama ko. Dumistarit pa ako sa mama ko. Umutang ako. Nagpadala ko sa kanya. Yun po, sir. Yung totoo. Oo, tapos, nagpadala yung mama ko sa akin ng 2000. Yun po yung rason. Tapos sabi niya, hindi ako nagpapadala sa mga anak ko. Sir, nakita mo na bang baby niyo, sir? Hindi ba po, sir? Eh, yung po, sir, gusto kong uwing-uwi. Ayaw nila, sir. Yung po yun, yung rason. Ayaw nila. Kahit ayaw namin, kung gusto mo talaga, kung sincere ka talaga, umuwi ka. Ganun dapat yung ginama mo in the first place, gusto, hindi yung ganyan. Mas ginugusto mo, pupunta ka dun sa may babae mo. Babae? Sir, excuse me po, sir, kung ano po.
Sir. Makarabatin nyo lang po, sir. Sasabihin ko lang ba, gustong-gusto ko pong umuwi noon, sir, talaga. Talagang namimiss ko po sila, lalo yung mga anak ko tapos yung bagong panganak. Sir, paiksin ko lang sinabi ni Mrs. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sir, gusto ko pong well, ba't di ka gumawa ng paraan kung gusto, talagang gusto mo? Di ba, sir? Ayaw po nila, sir, kasi... Kahit na ayaw nila, sir, makakagawa ka naman paraan dahil ikaw ang tatay ng bata. Ikaw naman, sir. Sir, mababaw yung mga sagot mo. Sige, sir, doon na lang sa korte kayo magkita. Ma'am, Cherry, sige po, sasama namin po kayo sa korte. Ano po? Para magsampan ng kaso laban sige, dito sir, kay Alexis. Salamat po, Mr. Alexis.